Yeah. Maliwanag na maliwanag dito sa kanyang PDS. Nakalagay dito, have you ever been formally charged? Ha? Ang sabi niya, no. Pero, he misrepresented himself to the PDEA dahil marami siyang kaso. Pangalawa, have you ever been separated from the services in any of the following modes of resignation, retirement, dropped from the roles, dismissal, termination, end of term, finished contract, AWOL, or phased out in the public or private sector? Ang sinagot niya, no. Pero, he was dropped, he was dismissed from the service from the Philippine National Police. Tinanong kita last hearing if you misrepresented yourself sa personal, sa PDS mo, na sinabit mo sa PDEA, na you were not dropped from the PNP role and was not dismissed and suspended. The PDS was made under oath. So malinaw, na nagsisinungaling ka sa PDS mo. Dahil dito, maliwanag, na sinabi mo na wala kang mga kaso. Sabi mo, no. Tapos dun sa mga, may tanong dito sa PDS, have you been separated from the service? Sinabi mo, no. O pero dito, natanggal ka sa serbisyo, meron ka mga kaso, you misrepresented yourself. O di sinungaling ka? Your Honor, na-comply ko po yung mga requirements. Yung pong binabanggit ni Honorable Senator Jinggoy Estrada, ito po yung may mga pinabago sa akin ang PDEA HRS nung panahon po na yon. Kasi may mga information po ako doon na hindi ko pa ho alam kung ano yung status noon. Ngayon, nung bago ako tanggapin ng recruitment committee, na-comply ko po lahat, pati nga po mga clearances eh. Ngayon po, ako po din, respeto ko po si Gerald Sagdag. Agent Morales, klaruhin lang kita. Kung you misrepresented yourself, ako, sigurado ako, yung mga taga-PDEA people will run after you and will charge you with fraudulent appointment or fraudulent enlistment niya sa armed forces eh. Hahabulin ka talaga kung nag-misrepresent ka. I am sure, hahabulin ka. Your Honor, Mr. Chairman, no recruitment po, recruitment process, na-comply ko po lahat. So, kaya nga po ako nagkaroon ng appointment. At ako po... Napapaulit-ulit, De La Rosa eh. Hindi na nga hahabulin, immaterial na yon, tanggal na siya sa serbisyo. Bakit pa siya hahabulin ng PDEA? Wala nang dapat habulin sa kanya. Ang punto lang dyan, nagsisinungaling si Morales. Dapat hindi mo na pinagsasalita ng paulit-ulit dyan. Hayaan mo nang mag-opening statement si Senate President Migsubiri. Tama na yan. Ang teting talaga, oh. Hins, huminto po yung kotse sa harap ko mismo. Ang sabi niya sa akin, gusto mo mag-PDEA. Sabi ko, sir, qualified po ba ako? Di ba, board passer ka? Senator De La Rosa, tama na yan. Paulit-ulit na lang ang sinasabi niya ni Morales. Hindi na kailangan madinig ng taong bayan yan. The narratives of Mr. Morales is not germane to the question that I've asked. No? What I was asking is that did you misrepresent yourself when you applied for a position at the PDEA? Because it is very clear in the PDS that you misrepresented yourself. Wala po akong represent, Your Honor. Kasi po, kinomply ko po yan doon sa PDEA admin. Kinomply ko po yan. Yan pong mga hindi ko po alam yan na ano, basta kinomply ko po yan. Kaya nga po nila ako tumanggap eh. To continue, Your Honor, Mr. Chairman. No. What did you comply, Mr. Morales? What did you comply? Wala. Dito sa PDS mo, ang sinagot mo at ang tanong sa'yo, have you ever been formally charged? Sinagot mo, no. Pero marami ka namang kaso rito. At inuulit ko, have you been separated from the service in any of the following
modes, resignation, retirement, drop from the roles, you said no. Di sinagot mo, no, maliwanag naman. Your Honor, iyong nga po kinumplay ko po, Your Honor. Tapos mara, dito sa nakalap natin mga records mo, marami kang mga kaso. Mr. Chairman, normal po doon sa operatiba ang magkakaso. Why did you misrepresent yourself? But dapat Your sinabi, Honor, wala pong misrepresentation dyan. Dapat sinabi mo, yes, you have been formally charged. Recording in progress. Mr. Chairman, Your Honor, ako'y nag-comply doon sa hinihingi ng PIDEA recruitment of ng recruitment doon. General Santiago, you were PIDEA chief. Ay, nako. Kung nalaman niyo po na marami kaso po ito, na he misrepresented himself doon sa pag-apply niya sa PIDEA, will you still accept him? Sino naman ang kahit sino naman yan, pag alam mo niloloko ko, ba't mo tatanggapin? Saka dalawa pa yan, idadagdag ko lang. Correct me if I'm wrong, Mr. Chairman. Ang kaso, dalawa, administrative and the other one is criminal. Yung administrative, pwede kang makalusot dyan eh. Yung criminal, pag nakalusot ka dyan, pasasabihin mo, Juan, nakapending pa, hindi pa nare-resolve. Maraming requirement ang criminal prosecution. As a matter of fact, pagka criminal prosecution, ayan, si Romy, hindi pa nakapasa sa bar yan. Pinantay ka na. Matapos sa akin, pagtalo kayo sa akin dito, hindi ako abogado. Oh. Pagka criminal prosecution, kailangan dyan, it is always beneficial ang approach natin niya, benefit of the doubt is given to the suspect. Pagkatapos may two witness rule tayo dyan. As a matter of fact, yung sinasabi, nakinig ako kay, siyempre si Congressman Marcoleta, bilib ako dyan, pinapanood ko. Kaya ako nalaman na yung photocopy is secondary evidence. Secondary evidence. Pero babalikan natin yung tanong, kung nasa yung secondary evidence, again, nasaan yan lang, yun ang root of contention dito sa hearing na to eh. Nasaan yung original? O pagkatapos, tinatago, ito naman si Maharlika, pinangalanan yung, siya na nagturo eh, nasa vlog yan eh. Tinuro niya kung sino source, nag-volunteer daw na nag-report. Ngayon, kung papakinggan ko lahat at papaniwalaan kung napapanood ko sa YouTube, eh wala na, ang gulo-gulo na natin lalo. Hindi mo naman ako sino totoo at sino mali roon sa YouTube eh. Marami niya kung magsalita. Eh meron ko na may mga professional na kwan. Alam mo, huwag kang magagalit, Jonathan, ang tawag ng mga kaibigan namin sa iyo, STL. Huwag mo kakalimutan STL. Kilala ka nila personally. Ang STL, ano STL? Alam ko, the Small Town Lottery. Professional storytelling a liar. STL, yun ang sabi sa akin. Kilala ka nila. Okay. Sir, with the indulgence of Senator Jinggoy, I would like to yield the floor to the Senate President because he has a very important thing to do. But just before that, thing. Before that, Senate President, sir, just would like to answer the comment of General Santiago. This is about the rules of the Senate, Section 10, Rule of Evidence. Technical rules of evidence, kaya kung sinasabi mo, primary man o secondary or whatever evidence yan. Technical rules of evidence applicable to judicial proceedings which do not affect substantive rights need not be observed by the committee. So kaya nga sir, sabihin mo, to be technical about it, hanapin natin yung physical na papel niyan, yung papel niyan. Pero ako tinanggap ko yung soft copy tinanggap ko lang dito sa Senado because hindi ba ito korte talaga, this is investigation and legislation. Thank you sir. Mr. Chairman, hindi nga ako pulis eh, kaya I'm very happy na educate ako rito. Pwede na akong mag-take number sa mga hearing nyo eh. Pero ang point ko dyan,
Kaya ako naman na Saichon, yung celebrated case namin sa Mayon, nahuli namin yung mga pulis doon sa Jollibee, malayo sa Mayon. Malayo na, lumalayo. Pinailan namin ang kaso yun. Pagkatapos mayroong vehicle doon, na-convince kami because based on surveillance, gamit nila Raydado, yung dinismiss din nila Magalong eventually. Nandoon sa kabila. Sinabihan ako ni Judge Panganiba ng Quezon City RTC, General, talo tayo. I immediately agreed. Dahil yung evidence na ituturo namin, do alam namin kanila, nasa other side of the road. Okay, sir. Thank you. Thank you for that. Senate President, sir, you have the floor. Yes, maraming salamat, Chairman, sa ating mga resource persons today. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa ating mga senators present, magandang hapon din. We have been monitoring the committee hearings being conducted by the Committee on Public Order, and very serious accusations have been made. Whether they have merit or not is a whole other matter. While certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on the testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. With due respect, Mr. Morales cites a document which he claims to have seen by virtue of his former position, although he did not personally witness any wrongdoing. Then the drug test of our president is being brought up, even though it was not or did not appear germane to the subject of the motu proprio investigation done last hearing. Under a court of law, although I respect the what this chairperson had just discussed just now before I was recognized, but under a court of law, guilt must be proven beyond reasonable doubt. While legislative inquiries are very liberal in terms of adhering to rules of evidence, it is our opinion that hearings should aim to ferret out the truth using evidence and facts. Otherwise, the faith of the people in inquiries in aid of legislation may be diminished, especially when it causes reputational damage to other parties. There have been instances where statements were made in legislative inquiries only to be recanted before the courts later on, and we do not want a repeat of that. While we respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation, I caution our colleagues to be very careful not to use the hearings in aid of political persecution. Hindi natin hayaan na magamit ang Senate hearings para sa pamumulitika. Napakalaga po ang Senate hearings sa pagbuo natin ng mas epektibo na batas para sa bayan. Kaya napakahalaga rin ang maging patas at base sa ebidensya ang ating mga hearings. Kailangan ng ebidensya, hindi pwedeng sabi-sabi lang, at pinapaalala natin ang halaga na mapagkakatiwala ang resources. Walang chismis, walang politika, katotohanan lang. Yun lamang pong reminder ko sa ating mga kasamahan dito dahil syempre, I guess I said, reputational damage is being done when we put out disinformation or fake news, ika nga, kung walang ebidensya. So mag-ingat lang po tayo. Yun lamang po, Mr. Chairman, bilang presidente ng ating Senado, gusto ko po, pag nanonood po ang taong bayan sa atin, napatas po tayo at basis ebidensya para hindi po tayo dito gagamitin ng ibang grupo pamumulitika. Yun lamang. Maraming salamat po. Thank you. Sinabutahi ka, Senate President Mick Subiri, nagsasalita ka, hindi ka man lang ipinakita ng Senado. It's not losing confidence to this chairman. How I wish I will still enjoy your support because lalabas dyan kasi pag thank you for that caution because if I find myself to be alone in this hearing at I will not get the support of my colleagues, then siguro surrender ako dito sa hearing na ito if I don't get the support of my colleagues. Hinto na ako dito sa aking ginagawa.
kwan tayo dito eh. Yung dummy pudo. This is no, just... Mr. Chair, majority of your colleagues are supporting you, Mr. Chair, including the Senate President. Yeah, thank you. I allowed, actually, binabatikos din ako ng ibang, just to be fair, binabatikos ako ng iba't ibang grupo. I'm neither here nor there. Galit sa akin yung Duterte Group, galit sa akin yung Marcos Group. Galit sa akin yung Duterte Group dahil nagpalabas po tayo ng warrant of arrest against Pastor Kibuloy. Tapos, galit din yung Marcos Group sa akin, yung mga loyalists, dahil daw pinayagan kita mag-hearing na yung araw na ito at nung nakarang ilang dalawang linggo. Ang pinoproteksyonan po natin dito ang institusyon, ang Senado. Because the Senate believes in the committee system. So, never naminig ni Senator bato sa akin na itigil yung committee. You've never gotten a call from me. Never did I tell you to stop the hearings. I just told you to be cautious. Make sure that it is evidence-based. That's the reminder I give, not only for this committee, but for the other committees. Because very soon, we'll also be discussing the gentleman's agreement case against China. I will also air the same caution to the committee members there na mag-ingat po tayo dahil reputational damage ay pwede mangyari kung haka-haka lamang po ang gagamitin natin. Yung protectionan ko po dito ang Senado. Kaya yan lang po ang aking caution for all parties involved. Let's not use this for politics. Let us continue our job to remain truthful to our mandate to the Philippine Senate and to the Filipino people. Yun lamang po, Mr. Chairman. That thank reminder goes for all other hearings. Thank you, Mr. Mr. Chair, if I may. Thank you. For a while, last year to Jingoy. Anyway, we'll take in all your reminders. We'll take in. And I hope you know me personally. Yes. At I will never be used by anybody for whatever agenda that they may have. Ginagawa ko lang dito is trabaho lang talaga ito. Maybe very difficult job. Maybe, alam mo, galit sa akin yung mga DDAs. Bakit hindi ko dinidiinan daw si Pangulong BBM? Galit rin sa akin yung Malacanang, I suppose, because bakit ako naghandak ng hearing. But for me, this is in aid of legislation para hindi na po mauulit yung mga leakage ng mga unauthorized disclosure of classified documents. Ayun lang po. Rest assured, Mr. Senate President, that I have no hidden agenda. My God, you know me personally. I hope I maintain my trust on your chairman. Thank you. You have our full trust and confidence, Mr. Chairman. And that reminder goes for all the chairpersons of the committees. Hindi lamang po sa inyo yan. So again, no, parang kapatid ko to si Senator Bato. I always told him that be fair and ferret out the truth. And yun lamang po. Maraming salamat, Chairman. Yet, yung documents ni Santiago kanina, pag-aaralan pa daw ng committee nitong si Bato de la Rosa. Di ba? Samantalang yung soft copy, motu proprio, inimbestigahan kagad at pinagsalita itong si Jonathan Morales. Dapat hindi nyo sinupress yung documents na gustong ipakita ni Santiago kanina. We have to ferret out the truth. And it must and it should be based on evidence. Recording in progress. But unfortunately, itong our resource person present here today, that I am testing his credibility, does not have any evidence to present. So, Mr. Chair, Mr. Senate President, Mr. President, if we continue to listen to the imagination or the alibis of this witness, it might, don't get me wrong, Mr. Chair, it might diminish the credibility of this committee. So, that is my piece, Mr. President, Mr. Chair. If we continue to listen to all his alibis and all his lies, imagination, baka mawala yung credibility ng hearing na ito. That's why we have to sometimes siguro papalahanin ko rin yung sarili natin. We have to vet our resource person. Hindi katulad nito na paniniwalaan natin
na marami palang kaso. Yes, Your Honor, I fully agree with you. I fully agree with you. As I've said, meron akong pinaniwalaan sa kanya sinasabi, meron din akong hindi pinapaniwalaan. Kaya nga tayo nag-hearing dito, para nga i-validate natin yung mga pinagsasabi niya. Yun lang po sa akin. I want to hear everyone. Wala po akong sabihin na magpagamit kung anong meron siyang agenda. Wala po. At rest assured na hindi madi-diminish yung ating kwan dyan, yung ating reputasyon just because of entertaining Agent Jonathan Morales. For all we know, Mr. President, Your Honor, kahit na he's still facing cases, kahit na kumbiktado na yan, kahit na sabihin mo, siya ang pinakamasamang tao sa buong mundo, sa balat ng mundo, still, I believe na he has still his own piece of truth. Hindi naman ibig sabihin na pinakamasamang tao yan, hindi na natin pakipaniwalaan. How unfair can we be to the people kung hindi natin siya paniwalaan kahit na masama siyang tao? Kaya that's the purpose of this hearing, to hear them, to listen to them. And it's for us to believe. Whether we believe on him or not, then same goes true with all the resource person. Ganoon po ang ating treatment dapat. Basta ako, I am just giving you the assurance as you're my vice chairman of this committee and including the Senate President na please magtiwala lang kayo sa akin and I will do my best na hindi tayo mapapahiya dito sa yung institusyon natin. Hindi mapapahiya dahil sa ginagawa kong hearing. That's all. Sana Mr. Chair, I believe in you. Thank you. I think majority of our colleagues trust you. Thank you. Wala akong sinasabi na bias ka. No. We have full trust and confidence in you, Mr. Chair. What I'm saying, the reason why I gave that particular statement, that it might diminish the credibility of this committee because of the lies and the imagination of this resource person, because I have repeatedly asked a question if he has evidence or he has evidence to present or to provide this committee. Wala ho talaga siyang ebidensya maipakita. At yung tinatanong ko lagi sa kanya, yung second question ko sa kanya kanina, which I asked before during the second hearing, kung sino yung confidential informant niya, sinabi niya, hindi niya matandaan. So how can we believe in this kind of with this kind of resource person na wala naman talaga siya bang pirepresentang hard proof evidence dito sa committee nito? We are here to ferret out the truth, to know the truth and nothing but the truth. Yun lang naman, and in aid of legislation, yun lang naman talagang gugustuhin natin. Pero if you have this kind of resource person who are spreading lies and intrigues, that is not acceptable, Mr. President, Mr. Chair. Thank you, Senator Jinggoy. I would yield the floor to Senator Bonggo. You have the floor, Your Honor. Mr. Chairman and Senate President Mig Subiri, at sa lahat ng resource persons narito, magandang araw po sa inyo lahat. Una po sa lahat, gusto ko pong klaruhin that our objective here is to shed light on the matter and to uncover the whole truth in these allegations. Nothing but the truth. No more, no less. Nandito po ako para suportahan ng ating chairman, Senator Bato, para alamin po ang katotohanan. The truth only. Hindi po tayo magkakamali dyan. Kaya naman po ako po'y sumasang-ayon kay Senator Bato that we should keep politics out of this hearing. Ang pangunahing layunin natin dito ay ang kapakanan at kaayusan ng publiko. Ayaw natin na bumalik ang paglalaganap ng illegal na droga dahil pag bumalik yan, babalik na naman po ang kriminalidad, babalik po ang korupsyon sa gobyerno. Hindi ito dapat nakadepende kung sino yung kakampi natin dito. Isa po ang ating labanan po ang illegal na droga. Kaya umaapila po ako dahil sa ating mga resource persons nandito ngayon, sabihin nyo lang po ang totoo, the truth only. At pinag-usapan po natin ang droga dito. Mas importante po itong problema ng droga sa ngayon. Since we are talking about operations of PDEA against illegal drugs, may I just also ask Mr. Chair
to Director General Lasso. Last May 2, 146.2 million worth of shabu was seized in Zamboanga City. Totoo po ito, Director General? You may answer, General Lasso. Totoo ba ito, yes or no? Can I just ask our operations officer to make sure, Your Honor? Your Honor, can we just check with our office? We don't have the copy of the report right now. We are just checking if there is really an operation that was conducted or not, Your Honor. Opo. At may karagdagang tanong lang po ako, Mr. Chair. Mr. Chair, nakarating po na ngayong araw na ito, no, may report na nakatakas daw yung mga presong involved mula dito sa PDEA detention cell. Totoo ba ito? Your Honor, that's true. At 3 a.m. this morning, it is now being investigated by the regional director in coordination with the Philippine National Police. Ano bang nangyari, Mr. Chair? Your Honor, what I got is that they were able to open the roofing of the jail facility. We were on our way here to attend the hearing when I was talking to our regional director, so I still don't have so much details about the incident, Your Honor. Yun po ang problema dito, Mr. Chair, no? Pag bumalik na naman po ang illegal na droga, babalik na naman ang kriminalidad, babalik nawala na naman po ang korupsyon ninyo? Sa gobyerno. Hindi nawala. Habang pinag-uusapan natin nawala dito, ba ang korupsyon? Itong hindi nawala. Issue ng, sa PDEA, meron pang malaking problema ang ating PDEA, nakatakas pa, nahuli na nakatakas pa. So, yun lang po, Mr. Chair. Magtulungan po dapat ang gobyerno para masugpo itong kinakatakutan nating illegal na droga, Mr. Chair. Thank you, Your Honor, Senator Bongo. Well, we have invited General Serapio. Nakiusap siya dahil flight niya pauwi ng Davao this afternoon. Unahin ko munang tanungin si General Serapio para makaalis na. General Serapio, sir, during the past Senate hearings, your name was mentioned by Mr. Morales. According to him, the Law Enforcement Security Integration Office invited PDEA for a briefing on its operations sometime in 2013. According to him, the Law Enforcement Security Integration Office invited... Paulit-ulit pala ito. Sir, do you remember attending said PDEA briefing? Who was present during the said meeting? Opo, before I... Mr. Chair, can you have an opening statement, sir? Can I have a... Yes, sir. An opening statement. Go ahead, sir. Go ahead. Very much related po dun sa issue at hand. Yes, sir. Go ahead, sir, please. Tungkol sa pagpunta ni Mr. Jonathan Morales po sa Malacanang. Yes, sir. I just would like to thank first the chairman and the members of the Senate Committee on the Public Order and Dangerous Drug for inviting me to this hearing. My greatest, of course, appreciation to all of them for allowing me to be present in this august body. Of course, before anything else po, I would like to also to enlighten the body on the function of LISIO. Kasi na-mention po, Mr. Chair, yung LISIO. So, from 2012 to 2016, I served as the head of the Law Enforcement and Security Integration Office, an attached unit under the Office of the Executive Secretary. And the LISIO was created to assist the Office of the Executive Secretary on matters pertaining the integration of various efforts and initiatives to enhance the collaboration, cooperation of different law enforcement agencies in the Philippines.
It was also meant to serve as a coordinating body among various law enforcement and security coordination councils, wherein the executive secretary served as the chairman. Sa ATC po, chairman siya. Sa National Coast Watch, chairman siya. Visiting Forces Agreement, chairman po siya. And so many others. So marami po ito. And of course, it was envisioned as a research and policy body designed to aid law enforcement and security units. In other words po, Mr. Chair. And then of course, in relation to the investigation now being done by the hearing, being done by the Senate, true enough po, Mr. Chair, that on July 2013, the Licio, on my own initiative, I just would like to emphasize na 2012 po na na-create ang office, and 2013, may nangyari po, that's why the Licio did not try, but try to gather information about it. So Licio in its own initiative extended an invitation to Mr. Jonathan Morales of the PDEA. This is the reason why, to shed light on the issues being raised by him before the various media outlets against the then leadership of the PDEA. Yun po ang dahilan. Kasi naadala na po ang issue within PDEA sa labas. And of course, being the office of the president is of course directly supervising the PDEA and then the office of the president. Kaya po, siguro po Mr. Chair, katulad po ninyo, nagpa-snappy po ako noon. So ang ginawa ko po ay nagpatawag po, pinatawag ko yung mga actors dito. And I think one of the actors is here present also. Kaya ano po. So of course, ang intention ko po yun ay bigyan ng information ng ating executive secretary kasi baka matanong ng presidente, bago lang yung opisina ninyon. So I wanted to gather information. This is more of a clarification lang po. In fact, I don't know if I can still remember it. It was never an investigation or even as someone. It was an invitation lang para makuha po namin yung mga ano na yon, mga information. And of course, it may be well pointed out also that a separate investigation the next day po was also extended to the head of the PDEA to appear and also to shed light and clarify allegation being aired in the media outlets. So the information gathered is supposed to be, we're supposed to be relayed sa executive secretary for the purpose that I have stated and for his guidance and information. And if possible, come up, no? Kasi mukhang research ang ano yung aming opisina. Come up with a policy recommendation again for the consideration of the executive secretary. Napakarami pong law enforcement at saka security. And in fact, during that time, I was even recommending to the executive secretary not to have a deputy executive secretary purposely to oversee the different councils. Pero for that, for the meantime, yung Licio po ang gumagawa muna noon. With that, Mr. Chairman, yun po ang aking statement po tungkol doon sa meeting na yun. And that is the only intention of that meeting po. Thank you. Yes, sir. Thank you. And again, this is just to confirm the statement of Morales na during that meeting daw, binul out mo daw siya dahil sabi mo daw, hindi totoong drug lord yung nahuli niyo. Am I correct, Morales? Yes, Your Honor, pinagalitan po ako doon, Your Honor. Na? Doon sa Malacanang. Hindi totoong drug lord. Opo, pinagalitan po ako. Hindi raw po totoong drug lord yan. Yung mga hinuhuli niyo, mga wala namang kasalanan yan. Well, sandali ah. But this is not separate. This is separate from the case ng itong pre-ops na pinag-uusapan natin.
Yes, Your Honor. Ibang kaso ito? Yes, sir. Yes, Your Honor. Yung ito po yung pinatawag po ako doon sa Malacañang. Oh. Kaya nga, lahat po nung ongoing at saka po yung hindi natuloy na operation po yung pinresent ko po noon kila General Serapio. Sir, you confirm? You confirm Malacañang. Na siyang nandun? Yes po. In fact, we are three. Tatlo po kami. Yung sinong isa? The other one is Attorney Jojo Lacanilaw. He is my deputy, and in fact, he was the one who arranged this. And in fact, he was also the one who called my attention na nasa media na yung awayan na yon. So I said, okay, yung process ng invitation gawin natin, and then true enough, yun mo po. Yung invitation po sa kanya ay ginawa namin. But during po the meeting, I could not recall. Really, but there were operations na sinasabi niya, but the meat, I think there is more on gripes. May konting ano. So, para naging gripe session yun. Hindi, nakikinig lang po kami kasi gusto lang namin makuha ang mga impormasyon eh. Bakit sila nagkakaroon ng konting hindi pagkakatao? Ano. So we listen to him. And I could not anymore remember kung ano ba, na-ball out ba siya or not. But true enough, may mga sinasabi siyang mga operations niya or whatever there, no? But of course, maybe Attorney Lacanilaw was there taking notes, and in fact, he was the one who prepared the report to the Executive Secretary. He's also here. Dito siya? Opo. Kaya po, kasi wala na po, Mr. Chair, yung lisyo eh. Wala na po kaming records, wala na po kaming makunan. Kasi 2016 po, na-dissolve na po yung lisyo. You want to say something, Attorney Lacanilaw? Magandang hapon po sa inyo lahat. Yes, sir, nag-quote ka na? Gumsik, andito ka naman lang, baka may sabihin mo, sayang yung presensya mo dito, hindi ka man lang pinasalita. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? I do. Thank you very much, sir. Please take your seat. Magandang hapon po. At kinoconfirm po namin na tinawag namin yung dalawang partido. Actually, kasi magulo na yung media. Nasa media. Sinong dalawang partido? Yung po si Jonathan Morales, who's on media. Para ngayon din, marami siyang sinasabi against the PDEA leadership. At that point po si General Kakdak, no? General Kakdak. Just to share. You confirm this? Kasama ka doon sa meeting na yun? Pero hindi po magkasama. Magka-separate okay. Po. Ah, magka-separate. Separate po. Hindi sila nagharapan diyan sa... So sinong nauna ang kinausap mo? Sila Jonathan Morales. Okay, please continue. Kami pong tatlo. And then when he came in, as everybody else, we were expecting some evidence. Kasi ang allegation niya, inilipat siya. Hindi naman kami naglipat sa kanya eh. Inilipat siya from his assignment dun sa big operations into community drug prevention. Kasi ang allegation niya, parang hawak yung PDEA ng mga sindikato. So we expected na meron naman siyang konting papakita sa amin. Wala naman siyang pinakita, allegations lang. Kung titignan niyo si General Serapio, hindi ho nang bobola out yan eh. Napakabait na officer yan. So I don't remember. Na binobola out siya. In fact, the last time he said, we met him for 4 hours, that's impossible. Kasi wala naman kaming time eh, to actually meet him for 4 hours like this. Kasi sandali lang naman yung tanong eh. And then nung wala na siyang pinakita, tapos na ho yung usapan. And then we called sila PDEA General Kakdak, and I remember he brought in a PDEA lawyer, no? And basically, ask him, no? Confront him. Ito yung sinasabi, ano ba masasabi mo? Wala rin ho talaga silang... Siyempre, they cannot prove a negative, di ba? Kasi hindi naman totoo yung sinasabi niya. So, yun lang ho yung aming content ng usapan. And at some point, he explained nga kung bakit nila, hindi ko alam kung siya ho yung nagtanggal o si Gerald Gutierrez, tinanggal siya dun sa operation eh. Nilipad siya sa community. At basically, kaya sa Rusya tinanggal kasi meron siyang masamang ginawa, no? I don't want to get into it kasi hindi ko naman ho specifically alam. So that was very quick. Tapos na ho yun. And then si General Kakdak ho talaga, yun nag-brief na sa amin ng mga bagay-bagay na ginagawa ng PDEA.
yun meeting na yun, mas matagal siguro yun kaysa dun sa sinasabi ni Mr. Morales. Kasi hindi naman ho kami nagtagal dun sa sinasabi niya kasi wala naman siyang pinakitang ebidensya. So at the end of the day, ang napagkasundoan ho namin ni General Serapio, let's consider this as internal matter. Kasi nag-file na yung case sila eh, against him. And then si Mr. Morales naman is free to file any case no, against the PDEA. So ang Malacanang po, umantras na po kami, hindi na po namin, ang inaano lang po namin kasi lumabas sa media, baka magtanong si OES, ES, at matanong din si President ng tungkol dun sa nangyayari sa PDEA kasi masyado na magulo yung social media noon, saka mga radio. That's why we ask, yun yung kabuuan na ginawa ng Office of the President tungkol dun sa reklamo ni Mr. Morales nung araw. That was about 11 years ago, no? 2013. Matagal na rin ho yun eh. And then, I think, ni-revive niya yun nung 2016. Again eh, I remember, nung bagong presidente. And then ngayon, na-revive na naman eh. No? So, third. So, I don't know what's the purpose. Pero yun po yung kabuuan nung ginawa po ng Malacanang. And everything was turned over to PDEA for internal processing. Mr. Chair, thank you, sir. Thank you. Thank you for that. Mr. Chairman. Yeah. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Yes. May I know what the issue that was out in media and social media already at that time? Ano po ba yung isyong pinag-aawayan? Because the premise of this question, Mr. Chairman, Attorney Lacanelaw, is ang pinapalabas ni Ginoong Morales kasi pinigilan daw yung investigasyon niya mula sa taas mismo yung utos at bilang patunay noon at ebidensya noon, pinatawag nga daw siya sa Malacanang. Sino ba naman siya para patawag sa Malacanang ng mga kinatawan ng ES ng mga panahon? Di ba? Yun po yung dating. Kaya po kayo pinatawag ng chairman natin dahil yun yung dating eh. Na kaya siya pinatawag dahil nga doon sa pinipigilan sa kanya yung operation, particular subject matter ng PDELIC sa tama. Ngayon, ang tanong ko po, ano po ba yung issue kung bakit nyo siya tinawag? Tungkol din po ba dito? Yun po exactly yung pinalalabas niya sa social media, saka sa radio. Ngayon? Allegations po, noon po, noong 2013, ano po? Na kaya siya nilipat, hindi naman kami naglipat sa kanya. Nilipat siya from this big operation to a smaller one. Nasab nabanggit ni Mr. Chairman yung panghalan ng Chinese, naalala ko lang po. Eh, dahil nga daw po, parang ini-imply niya na hawak ng Chinese syndicate yung PDEA. Ngayon, one of the things he said, no, kaya rin kami na-trigger, is that parang walang ginagawa yung Malacanang. Ganun yung kwento eh. Eh magulo na ho sa social media noon tsaka sa radyo eh. Hindi po, some of you ang tanong ko po, alam niyo naman yung subject matter nung PDEA, supposed PDEA leak video eh. Meron daw sesyon na nagaganap ng cocaine sa Rockwell. Yan po ba yung subject matter? Hindi po. O may kinalaman po ba sa subject matter na yan, yung pagpapatawag ninyo sa kanya? Yan po ba yung issue kung bakit nyo po siya pinatawag o hindi? Hindi po, hindi po. It's about his mga reklamo niya na inilipad siya from a big operation to community operations, I think sa Payatas, at ini-imply niya nahawak ng sindikato yung PDEA leadership, kaya ginawa yon. So yun ang lumalabas sa media. Hindi ko po naririnig yung Rockwell. Wala pong kinalaman dun yun. Kaya po pinatawag namin just because of that claim, no? Na gusto namin, putunayan mo naman kasi unfair naman na sasabihin mo sa media yan. So we gave him a chance. Pero wala naman po siyang pinakita. Ang tinutukoy niyo po ba yung lumabas sa pahayagan ngayon na si Ginoong Michael Yang ang sindikato na involved sa drug, even at that time? Hindi ko na po matandaan yung pangalan, pero I could imagine na tama po yung lumalabas ngayon na yun po yung nabanggit. Siguro makakonfirm na lang ni General Kakdak. Kasi pinakita po sa amin yung grupo ng Chinese syndicates, eh, hindi ko na rin po matandaan eh. Pero there's one operation that he was involved in and then may nangyaring allegations against him, tinanggal siya. Inilipat siya sa community. After that, lumabas na lahat sa media, no? Nagre-reklamo siya sa media. That was 2013, no? 11 years ago. Because of that, I think several weeks, eh. Oy, humina yung boses nila. Kaya doon po kami na-trigger in a sense na baka madamay si ES na tanungin ng media, madamay yung presidente. So we have to know, get to the bottom of the truth. So we did.
try to do that. Ang problema, when he came in, he had nothing to show anyway. Wala ho siyang ebidensya. Kaya hindi na ho namin dinapursue yung mga allegations against the PDEA leadership. And then we asked PDEA leadership, meron din naman silang counter complaint against him. At inexplain nga nila kung bakit siya natanggal doon. And we thought, alam na namin yung nangyari. We can answer ES question if he had any, or even the president. And so that was the end of it. And we said, sige, internal process na yan. Nag-complaint naman sila, may admin case or criminal case. Siya naman pwede mag-complaint. So hindi na po namin ginalaw yun. So may I just clarify, Mr. Chairman? So it is your testimony that number one, walang kinalaman dito sa pre-operation report na tinatawag na PDEA leaks yung pagpapatawag sa kanya. Number two, ang allegation niya ay walang ginagawa ang Malacanang. Nakabaliktaran tila ng sinasabi ngayon na may ginawa daw ang Malacanang kaugnay sa pagpapapigil ng report na umakyat hanggang sa kay Ginoong Kakdak, kayon din sa executive secretary dati. Naalala niyo po bang sinabi niya ng particular yun? Mr. Senator, hindi ko po kasi napakinggan yung buong testimony niya ngayon. At inaalala ko lang po yung mga nangyari. Wala akong kinalaman sa Rockwell, whatever that is. Ngayon ko lang po kasi narinig yun. It was all about his complaints against the PDEA leadership for transferring him to a new assignment of alleging that there was some connivance, no, between the syndicate and the PDEA. That's why we called him. Explain nyo naman. Kasi hindi naman pwedeng sa radyo tayo mag-air. Wala naman mo siyang pinakitang kahit na anong ebidensya. And then to be fair naman, we also called the PDEA anyway and confronted them with a question. Ano ba itong ina-allege ni Morales sa inyo? Explain naman ho nila na ang nangyari ho dyan, nag-grade yata sila ng, I think Michael Yang nga ho yata yung pangalan. And then may nangyaring ina-allege against him, no? That's why he was removed. Hindi na namin pinasukan yun eh. And then ultimately, dahil nag-file din sila ng admin case, I don't know kung criminal case yung final nila, we moved out na. Kasi alam na namin nangyari, it doesn't necessitate any more intervention from the Office of the President. And it went through the process at yun nga, matanggal yata si Mr. Morales sa PDEA, hindi na ho namin alam yun. Process na ho yun eh. Is this, Mr. Chairman, if I may, is this Michael Yang, the same Michael Yang that is from Davao City? General Kakdak? Yes. Mr. Chair, Your Honor. Yeah, go ahead, sir, go ahead. The subject of the operation was Mark C. Tan and Judy Tan, not Michael Yang. Not Michael Yang. Mark C. Tan and? Mark C. Tan and Judy Tan. Okay. I would I just heard the name of Michael Yang just 5 minutes ago. I'm sorry, I heard it too, but I wasn't sure. I think the more reliable testimony will be by General Kakdak. Okay, then we have to be very careful with the words that I did not say it. From this committee. Apologies. Yeah, we're under oath. Thank you very much, Chairman. Thank you, sir. General Kakdak, sir, you have the floor. Mr. Chairman, yes. Your Honors, good afternoon. I would just like to report that... Nawala yung audio nila, mga tol. Sa Senado ang problema. Pakikuan, sir, yung mic. When I graduated from the Philippine Military Academy in 1978, I was appointed second lieutenant in the Philippine Constabulary Armed Forces of the Philippines. In 1991, I joined the Philippine National Police until my retirement on October 11, 2012. As a 3-star general, where I served under General Nicanor Bartolome as his deputy chief for administration. I was appointed as Director General PDEA on October 11, but took my oath of office on October 18. Under my leadership, Your Honor, PDEA was adjudged as best agency for 3 consecutive years, 2013, 2014, and 2015. Pursuant to the performance-based bonus program of the DBM, Civil Service Commission, and the Development Academy of the Philippines. Kung sa basketball po, Your Honor, Grand Slam po. At kung sa FAMAS naman po, Hall of Fame na po ang PDEA. Kasi po, yung mga tao namin ay credible and competent. Kaya po namin na-attain yung mga targets na sinabmit namin
actually nahigitan pa po namin. In 2016, before the assumption of the new administration, I reported to Executive Secretary Ochoa to submit my irrevocable resignation effective July 1 to pave the way for the appointment of a new Director General by the new administration, Your Honor. But may I just continue that the issue that was resulted to my being invited by the Office of General Serapio are as follows. Nung wala pa po ako sa PIDEA noong July 13, 2012, a case of robbery extortion under criminal case RQZN-13-02512-CR under RTC Branch 76 of Quezon City was filed against Mr. Morales and 12 other intelligence and investigation service personnel. This was during the time of General Gutierrez, Mr. Chairman, Your Honor. The complainant was Mark C. Tan and Judy Tan. It involved 8 million pesos allegedly for robbery extortion. And this was investigated by the National Bureau of Investigation. If I remember correctly, I was still with the PNP. This matter was investigated by the House of Representatives and the Senate because of the scandal that it generated. What particular scandal, sir? Yun pong robbery extortion case, 8 million robbery extortion case. Was investigated by the Senate and the House of Representatives. Sino mga victim, sir? Yun? Yun pong Mark C. Tan and Judy Tan. Puro ito pure Chinese nationals or Filipino-Chinese? Sure. They are Filipino-Chinese, Your Honor. Sige, sir. Please continue. So, nung pong September 27, 2012, as a result of the filing of the case, Mr. Morales and two other agents, meaning the three of those who were accused by Mark C. Tan and Judy Tan, accused accused IIS personnel, may I make a correction, Your Honor? On September 27, 2012, Mr. Morales and the other accused IIS personnel were relieved from the IIS and placed admin holding office of the AHRS by Yusek Sani Gutierrez. Wala po akong kinalaman sa pagkakarelieve sa kanila dahil wala pa po ako. Nirelieve po sila siguro ni General Gutierrez kasi General Gutierrez is already in heaven. He will not be able to explain this anymore. I would like to presume na kaya sila inalis para po hindi maharas yung mga complainant, Your Honor. I know you, Mr. Chairman, you're also very strict. Baka kung kayo po yung Director General, pinatapon nyo sa Mindanao itong mga tao na to. Pero mabait po si Basilan Tawi-Tawi, sir. Yes, sir. Kaya nga po mabait po si Yusek Gutierrez. I know him because he is very kind. He was my boss when he was R2 of Region 3. I was his deputy. And he was Assistant Provincial Director of Pampanga. I was Company Commander of 173rd PC Company. So, the move was made presumably to protect the complainants para hindi po sila maharas. So, nung October 2 po, Mr. Morales and two of the accused dito sa 8 million robbery extortion case issued an affidavit accusing, I will just name two, kasi po, they're also in heaven now. ASEC Carlos Gadapan and Director Trill Lindon P. Aspacio of irregularities and submitted same to the DOJ. Dinerecho po nila sa DOJ, hindi lang po ako sigurado dahil wala akong nakitang transmittal letter. Hindi ko po alam kung dinaan nila sa Director General nila kasi po dinerecho po yung affidavit. Okay. Binanggit ko po si Director Aspacio kasi po may kinalaman po ito rin sa administrative case na kakaharapin niya eventually because of what he did. So on October 18 na, Your Honor, Mr. Chair, I took my oath of office as Director General of PIDEA. October 18, 2012, Your Honor. 2012. Opo, Your Honor. Wait. So, nung December 9, 17, 2012, nasa admin holding office po sila.
hindi po ako nagtanggal sa kanila, si Josec Gutierrez. And I already mentioned the possible reason kasi SOP naman po yan sa AFP tsaka sa PNP. Pag meron na accused na tao ka, kailangan i-hold mo muna sila para hindi po maharas o masaktan yung pong mga nagre-reklamo laban sa kanila. Nakita ko po na apat na buwan na silang walang ginagawa na nasumusweldo. Nang hinayang po ako sa sweldo nila na tinatanggap, hindi naman po sila nasuspindi. So, naisip ko po ibalik sila sa mainstream. Sayang naman po yung ginagastos ng gobyerno sa kanila. So, nag-coincide po ito sa observation ng isang popular broadcaster of ABS-CBN. When he said na paano mo makliklir ng droga ang Pilipinas kung dyan mismo sa barangay kung saan nakatayo ang PDEA, eh may droga. Ganun po. So based on this statement, which is, I'm sure, important, I considered important because it affects our credibility, Your Honor. Huli ka ng huli rin sa malayo, tapos dyan sa kapitbahay mo, may nagtutulak, hindi mo ginagalaw. Although, sa aking pagkakaintindi sa national strategy, the clearing of drug-affected barangays actually rests on the Anti-Drug Abuse Council, chaired by the mayor. Ang vice chairman po dyan, kadalasan yung chief of police. Dapat po sila yun ang huhuli ng street level. Kasi po, ang PDEA, ang mandato po namin, ang hanapin po yung supply ng droga. Number one, Cebu Laboratory, smuggling sites, marijuana plantation sites. Kasi po, kung hindi namin maharang sa ibabaw yung droga, bababa po yan, mahirapan po yung mga law enforcement agencies natin sa ilalim. Kaya nga po, wala pang 2,000 yung tao ng PDEA eh. Kasi nga po, high value targets dapat, tsaka high impact operations lang ang gaganap. Alam ko po yun. Pero importante rin po na maipakita natin sa tao, dahil po sa observation ng media, na dapat ko rin i-consider. Kasi citizen din po sila. At siguro yun po yung naririnig niya nila sa mga tao. Nagtayo po ako ng Task Force Pinyahan under the Regional Office of the National Capital Region. So yung pong mga na-floating na galing sa IIS, nilagay ko po doon with specific instruction na i-clear nyo yung barangay Pinyahan. Kasama doon si Morales? Kasama po doon si Mr. Morales, Your Honor. So, wala naman pong nagre-reklamo. Kasi sa totoo lang, from floating, babalik mo sa mainstream, dapat matuwa na sila eh. Wala naman pong nagre-reklamo. So, tahimik po. Meron po silang apat na pusher na nahuli. Meron pong apat na dinala sa rehab. So, tuloy-tuloy po kasi medyo mahaba po yung listahan ng target personality sa barangay na yon. Kaya lang po, meron pong nangyari. Ito na po. Meron pong report yung Legal and Prosecution Service ko noong December 26, 2012. Na sinabi, ni-report po sa akin through a memo dated December 26, 2012 na si Agent Morales turned witness for the accused and testified that there was no actual bypass operation by PDEA agents against Albert Chua and Wen Miao. Mr. Morales further said that the contents of his affidavit were false because the evidence were fabricated and the evidence planted. This is in connection with the criminal case 16939 of the Regional Trial Court, Branch 43, San Fernando, Pampanga, for violation of Section 5, Article 2, and Article 26 of the Revised Penal Code, RA 9165, Your Honor. Sir, klaruhin ko. I beg your pardon. Klaruhin ko, ibig sabihin, from arresting officer, completely nag-turn around siya 180 degrees. Mr. Against his operation? Yes, Your Honor. Kaya ako po yung namangha eh. Ang tagal ko po sa serbisyo, noon lang po ako nakaranas ng ganun. E samantalang yung mga ahente po natin na hindi nag-a-appear sa korte at nadidismiss ang kaso, kinakasuhan na po namin kaagad. Kasi po may mga case monitor po kami sa bawat drug court. Ito po ay inumpisa nung panahon ni General Dionisio. Sir, pause muna tayo sandali. Opo. Morales, kindly respond to that. Mr. Chairman, totoo po yung sinasabi ni General Kakbak. Ganito po yun. Yung nabanggit niya kanina na nag-file kami ng kaso sa PDEA-IAS
together with two other agents. Sinabi po namin yung irregularities na nangyayari doon sa PDEA. Na sandali lang, yung kaso na sinabi niya na kayo ang arresting officer pagkatapos nag-execute ka ng affidavit in favor of the arrested persons na sinabi mo daw na fabricated lang yung evidence. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Dahil kayo nang huli nun. Tapos, ganito yun, sir. Yes. Yung yes. Operation na yun, hindi talaga anti-drugs operation yun. Kaya ito yung subject nung complaint namin dun sa PDEA IAS. Yun po yun. Nauna po, yung ipinail namin kaso dun sa PDEA IAS, hindi nga po inintindi, talagang inalan lang po nila ni Railroad. Ang nangyari po, pag upo ko doon sa Pampanga, hindi every time na nakikita ko yung mga pamilya, yung pamilya ng akusado, maaawa ka po talaga. Kasi dahil alam ko talaga hindi nangyari. Dahil ako isa lang doon sa naturo na apayan. Kasi nung time na yun, kaya kami nagreklamo sa IAS, inano namin, kinukomplain namin yung director namin dahil under jurist kami, Your Honor. Mr. Chairman. Hindi ka, Mr. Chairman. Mr. Hindi, Chairman. Hindi ka na bayaran. Hindi, Your Honor. Hindi, Your Honor. Guys, wait, si Lord Gis. I'm sorry, I've been really patient, but this has absolutely nothing to do with the Batangas drug haul and nothing to do with the pedelics. This is something former Agent Morales has probably against General Kakdak. Or probably has something against General Serapio. I'm sorry for cutting the chairman, but ang layo na ho ng apatino yung mga tan na ho na i-involve na eh. Ang layo na ho eh. So may I ask Mr. Chairman that we not give that much leeway to the witness to be talking about so many things. And in the end, we bothered General Serapio, who's about who's supposed to leave for Davao this afternoon. We bothered, even if he was not invited, Attorney Lacanilao, we bothered General Kakdak simply because he was mentioned in the making it appear, it seems that it was all a conspiracy to silence him. But listening to these honorable gentlemen and officers and gentlemen, Mr. Chairman, so may I ask that we try to not go into everything Mr. Morales is saying. Each time he mentions a name, this has nothing to do with the subject matter at hand. And this has nothing to do, Mr. Chairman, as well, with what we are trying to find out in this hearing. Medyo masyado na lang ho na. Yes, noted si Senator Jesus Escudero. Noted, but pinakinggan ko lang si General Kakdak. And sayang rin yung statement niya kung hindi ko pakinggan. But anyway, noted po yung observation mo. Mr. Chairman, yes, Your Honor. Please continue. May I just be allowed to continue para po dumugtong doon sa statement po ng office ni General Serapio. Please, sige sir, continue. Dahil po sa kanyang pag-retract ng kanyang statement at pag-amin na tinanim lang yung ebidensya laban sa dalawang Chinese nationals in San Fernando City, Pampanga, in McDonald. When it was reported to me, Your Honor, inirefer ko lang po sa Internal Affairs Service. Normal naman po yan eh. Pag may mga ganyang sumbong, di yung Internal Affairs Service po ang magdedetermine ng facts. Hindi ko naman po sila pinatawag para pagalitan eh. Hindi ko nga po alam kung bakit lagi nababanggit na pinag-initan siya. Inang gagaling naman po sa kanya lahat yung mga pangyayari, ginagampanan lang po natin yung trabaho natin. So, ang nangyari po, Your Honor, nagkaroon po ng investigasyon under the Internal Affairs Service. At after the investigation po, Mr. Morales was formally charged and was required to submit his answer thereto. This was more or less July po of 2013, Your Honor. So, ito po yung naging basihan niya siguro, hindi ko naman po alam. Pumunta po siya sa ABS-CBN for 3 consecutive nights. I was accused by Mr. Morales na ako daw po ay hindi nanghuhuli ng Chinese drug syndicates, na siguro po ako daw ay duwag. Mga ganun po, medyo foul. Birang Director General po, hindi ko po pinatulan. Kasi nga po meron pong kaso na didesisyonan ko eh. Baka makapagsalita po ako ng mali. Ipa-inhibit niya ako. So,
Ang ginawa ko po, dahil i-explain ko lang po, yung pong mga sinasabi niya na tinatarget nila nung nandun sila sa Intelligence and Investigation Service, pinatanong ko po sa regional director niya dahil nasa NCR na po siya. Jack, tanungin mo nga kung ano yung grupo na sinasabi ni Morales. Baka meron tayong nakaligtaan. Ayaw pong ibigay, Your Honor. Hanggat po nung ako na po ay na-accuse sa TV, nakiusap, sinabihan ko si Jack, isuhan mo ng memo. Tanungin mo kung ano yung grupo na sinasabi niya. Kasi naman, meron po tayong listahan eh. Hindi naman po pwedeng sabay-sabay trabahuhin yan. Kung saan sino po yung may access sa information, sa intelligence, yun po yung umuusad eh. Pagka hindi naman po kayang sabay-sabayan ng PDEA eh. 2,000 lang po yung tao namin compared to the PNP na 110,000 during that time. Kami po ay wala pang 2,000. So, nagtuloy-tuloy po yan. Nung I tried to explain, I tried to secure yun pong appointment with Mr. Tunying, but apparently Mr. Morales was also there. Ayoko naman po makipagdebate. Medyo malayo po yung salary grade ni Mr. Morales sa akin. Kasi undersecretary po ako. Nahihiya po akong pumatol makipagdebate sa salary grade na ganun. Without meaning offense, Mr. Chairman. I hope you understand me. So, pumunta po ako doon sa programa ni sa Channel 7. Doon po ako nag-explain. Eventually po, pinatawag din po ako ng office ni General Serapio because of the accusations, unfounded accusations of Mr. Morales. So pumunta pa rin po ako roon. Kaya nga po nung ako'y umattend na, nung ako po ay pumunta doon, meron po ako mga dala ng mga ginagawa na namin. Mr. Chairman, I would just like to explain. Nung dumating po ako sa PDEA, wipe out po yung Intelligence and Investigation Service. Kasi sila po yung involved doon sa, allegedly involved doon sa 8 million rubber extortion. Nirelieve po sila lahat. So I have to reorganize. Alam naman po ninyo, kahit hindi nagalaw yung unit na yan, tatlong buwan ho eh yung aking adjustment para ako makapag-perform ng maayos. Gusto naman na niya na marami na kaming nahuli kaagad. Samantalang alam naman niya na nawalop sila sa IIS. So, ganun po ang nangyari, Mr. Chairman. He has informed, eventually, Morales submitted his answer and counter affidavit on July 29, 2013 but did not elect to have a formal investigation. Winave niya na po. Nag-submit lang po siya ng counter affidavit. Noong August 23, 2013, IAS informed the respondent that administrative case against him is submitted for resolution. On October 2, I approved the decision of the IAS, Your Honor. I heard that dismissing Mr. Morales for dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial Uy, nawala. May problema ang connection ng Senado. Pasensya na mga tol, ha? Pero bagamat ito ay napakalayo doon sa original intention ng inquiry, dito makikita natin. Yung mga Shabu Laboratory, i-identify mo kung nasan yung mga Shabu landing sites at saka yung marijuana plantation para ma-hit mo yung sources of drugs. Medyo very challenging po yung marching orders ng presidente sa akin. So, nagpunta po si Mr. Morales sa civil service, natalo po siya. Sinustain po yung decision namin. Nagpunta po sa Court of Appeals, natalo rin po siya. Ngayon po, nagpunta po sa Supreme Court, natalo rin po siya. Kaya ko lang po ito sinasabi, Your Honor, para ipaliwanag na hindi po siya pinag-initan ng PDEA leadership. We were just trying to perform our duty. Kahit sino po yung Director General doon, pag nalaman po yung nangyari ron sa kaso sa San Fernando, kung saan sinabi niya na nagkaroon ng bypass, tapos na po yung direct testimony niya. Inaffirm niya yung statement niya. Pagdating po nung i-cross-examine na po siya ng defense, bigla po siyang naging witness for the defense. Nilagay niya po sa kahihiyan yung PDEA. Tsaka po yung Office of the Prosecution Service. Kasi po dumaan yan sa preliminary investigation, pinaniwalaan na po sila, kaya po umabot sa korte. Pagkatapos sasabihin niya, plinant lang yung ebidensya. Napakasakit po, pero hindi ko po siya pinagalitan kahit kailan.
hindi ko po siya pinagalitan, puro papel lang po ang tumakbo. Eventually po na-dismiss siya, Your Honor. So eventually po inaffirm po ng Supreme Court. Wala pong tinalaman ito doon sa PIDEA leaks, Your Honor, because I assume October 2012 and I was replaced by General La Peña June 30, 2016 before July 1, 2016 upon the assumption of President Duterte. Kaya po wala po akong personal knowledge doon sa PIDEA leaks kasi wala pa po ako, Your Honor. But hopefully, my testimony this